Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa pagsubok na ibinigay ng ating Panginoong Diyos kay Abraham. Isang gabi ay nagbigay ang Diyos ng pagsubok kay Abraham. Abraham, dalhin mo ang kaisa-isa mong anak na si Isaac at ihandog mo siya sa akin gaya ng hayop na susunugin sa altar. Opo. Isaac ang pinakamamahal kong anak. Kinabukasan nang magising si Abraham, Isaac, gising, isasama kita sa bundok, maghahandog tayo sa ating Panginoong Diyos. Sige po, ihanda ko na po ang pinakamagandang tupa na ating ihandog. Hindi na natin kailangan iyon, naghihintay na ang ating Panginoong Diyos. Naglakbay na sila Abraham at Isaac, kasama ang dalawa nilang alagad. Nang palapit na sila sa bundok, ay huminto muna sila. Nagsibak ng kahoy si Abraham bilang panggatong. Dito muna kayo, kami na lang ni Isaac ang tutuloy doon at babalikan namin kayo. Nagsimula na silang mag-ayos para sa paghahandog na gagawin nila sa Diyos. Si Abraham ang gumawa ng altar at si Isaac naman ang nagpaningas ng kahoy. Nasaan po ang tupa na ihandog natin sa ating Panginoon Diyos? Anak, ang Diyos ang magbibigay ng kanyang sariling tupa. Ang talim ng kutsilyo ay nakita habang itinaas ito ni Abraham. Marahil ang kanyang puso ay sumasakit, ngunit alam niya na dapat siyang sumunod sa Panginoong Diyos. Huwag mong saktan ang iyong anak. Ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa akin sapagkat hindi mo pinagkait ang kaisa-isa mong anak. Inalis siya ni Abraham sa pagkakagapos at may nakita silang lalaking tupa na nakasabit sa mga halaman. Kanila itong kinuha at inihandog sa Panginoong Diyos. Sa iyong mga anak, ang lahat ng mga bansa'y pagpapalain dahil sa iyong pagsunod. Hanapan mo si Isaac ng kanyang mapapangasawa. Opo. Ang alagad ay nanalangin sa Diyos upang humingi ng tanda. Ang babaeng magbibigay ng tubig sa aking mga kamelyo ay siyang magiging asawa ni Isaac. Maaari po bang makahingi ng tubig? Sandali lang po at kukuha ako. Kumuha si Rebecca ng tubig mula sa balon at pinainom niya ang kamelyo na kasama ng alagad. Naisip ng alipin na si Rebecca ang sagot sa kanyang panalangin. Iniwan ni Rebecca ang kanyang pamilya at siya ay naging asawa ni Isaac at naging kaaliwan sa pagkamatay ni Sarah. Ito ay makikita sa Genesis 22:24.